Li. Kumusta mga bay? Nandito naman ako sa pagbabahagi ng buhay probinsya. At sa video ito ay ibabahagi ko kung paano ako kumikita sa pag-alaga ng native chicken or bisayang manok dito sa amin. Balikanin ng umaga mga bay ay pinuntahan ko muna yung yung buyer ng mga manok dito sa amin. Kukunin niya sa akin ng 130 yung per kilo. Napagkasunduan namin mga bay na ako lang yung maghatid ng mga manok ko doon sa kanya. So tara mga bay at samahan niyo ako. Huhulihin na natin yung yung mga alaga kong manok. So ayun mga bay, bali na prepare ko na yung yung mga alaga kong manok na ibibinta ko. Ihatid ko na sana pero dumating yung yung buyer. Baka natagalan sa akin sa paghihintay niya doon. Kaya tara mga bay, lalaman na natin ngayon kung magkano yung kikitain ko at ang abuti ng 10 manok kung ilang kilo ba. Ayaw to ya. Pila yang tarha. Tunga. Tunga lang. Sintro, pwede namin sintro. Oh, para kay pamba. Libog. Kada mo gayang kayo, sus. Ya, yes, mama ko uwang ni ma. Dag ko daang kayo. Mga akon. Sabay. Kon, jahe. Wah, balik. Ikon lang ikon. Aku sah usah mandiri kecil bro. 55 siguro. So, mga ko igunting terso. Kuwi sa timbangan ko. Kasi mo ko ang timbangan nimo. Para sa akong diay nila, project. Oo. Lag YouTube, YouTube. Ah, sa YouTube. Kamu mo kinsi? Bu, dini. Apo. 55. Tama bullpen. Ka bullpen niya. Bullpen 4. 4 sirado. 4 bullpen. Basta. 4.
bro. Yan eh? Mga buhi ini. Daw na itlog, ako piso na. Ara ko yung mga piso, amuin sila akong sila ibanan. Oo. Okay. Ibanan, gini mo kay... Dagko rin ni kaon. Pila, one port. Pila ginang one port. Hindi, quattro uno. Oo, quattro uno. Ha? Marijik kong panggiton? Oo, magpiang. Magpiang ba? Amo gi ang gid ko nang kalinas na kami na ako na. Shit ka nang gidi mo misudlanan. Ni pa ni mama kay. Daot ka niya. Otrimidja. Otrimidja. 30 gapon bos? Times okay. I-calculate na lang natin. Six. Times 130. 1638. Yun na, buhi na. Pagdakop lang sina. Idlas ka sina. Ito, what igad sa mga manok diri? Ha? Igad what eh. Buhin nila mo. Pabawin mo. Sige sa ngayon. Yun ba? Buwan na naman ako na iha. Pagigay. Yung mga manok yan? Mga buhi ba? Ha? Ang sakit sa mga manok. Iinit ba ito kayo? Ang sukli. Kung ano makukit kaya akong kuna na. Datong nga nimo. Ako yun ang kuhan. Ina ba? Yung na ganito? Oo, yung ina na yung lista lang kung bago. Ari. May wifi, wifi. Kung pagkamahan ko lang, awa na. Magyaw yun ang tatay. Yan lolo, magyaw yun si Pangayo. Salamat ha. Salamat lahat. Ihi. Kita ka sa YouTube, bus. Kita ka sa YouTube. At yun mga bayi, kakalis lang ng ano ng buyer ng mga manok dito sa amin. At mabuti na rin mga bayi na siya yung pumunta dito sa amin kasi para hindi na rin ako magano. Travel pa para magbinta ng ano ng alaga kong manok ko doon sa kanila. Bali sa 10 manok mga bayi. At ito yung kinita ko, 1638. Sa ano yun, sa yung 10 manok ko ay umabot ng 12.6 kilos at times ko doon sa times natin doon sa ano sa 130 kaya ito 1638. Minsan lang ako nakapagbinta ng native chicken mga bay kasi hindi sila madaling palakihin katulad ng yung ibang manok 45 days pwede nating ibinta. Base lang sa aking karanasan mga bay sa pag-alaga ng native chicken mula sa pagiging sisiyo niya hanggang 6 months pa yun pwede nating ibinta yung aabot na siya ng yung 1 kilo dito lang yan sa amin mga bay yung na-experience ko lang dito depende kasi sa ano sa klase ng manok yun dito sa akin yung inalagaan ko sila yung mga maliliit na uri ng native chicken bawat isa sa kanila ay umaabot lang minsan ng 1 kilo meron din namang umaabot dito sa akin na 2 kilo pero medyo matanda na or lampas na 1 taon kaya umaabot siya ng 2 kilo. Ganon kahirap mga bay yung mag-alaga ng native chicken dito sa bukid kaya base lang sa aking karanasan hindi talaga natin siya pwedeng ano gawing hanap buhay. Ang pang ano lang pang sideline income lang natin dito sa ano sa probinsya kaya kahit kunti kumikita tayo habang nasa bukid tayo. At itong kinita ko ngayon mga bay ay ito yung
ano ko, yung pangtustos sa mga bago kong sisiw at doon sa limang inahin at dalawang tandang na iniwan ko para meron pa rin akong ano, pinagkakabalahan na alagaan nito. At isa nga pala sa dahilan mga bay kung bakit ako nagbawas ng alaga kong native chicken, kasi dahil dito, ito yung ano, yung bear chicken backyard poultry. At baka mga bay sa susunod na mga video ko, maibabahagi ko sa inyo yung ano, yung karanasan ko sa pagsimula dito sa ano, sa project na ito. At yun lang mga bay, at sana abangan nyo ako sa susunod ko na video sa pagbabahagi ko ng ano, yung simpleng buhay dito sa probinsya. At kung bago ka pala nga dito mga bay sa aking channel, sana po ay ma-subscribe mo ako at bilang suporta po sa isang small YouTuber na katulad ko. Sana mga bay ay meron kayo na pagpulutang aral sa aking pagbabahagi. Paano tayo kumikita sa simpleng pag-aalaga natin ng native chicken sa ating likod bahay. Maraming salamat mga bay sa panonood.